Pilipino ka man, ma-foreigner ka man, kahit foreigner ka, ang batas ng Pilipinas, lalo na pag criminal law, are applicable to all person, binding to all person, residing, sojourning within the Philippines. Tama ka nun. Si, meron pang tanong dito kay Mark. Ano po ba mga characteristics ng penal law? Para mga kababayan, para kayong nasa loob ng ano, ng klase sa Bugasya. Okay. Tatlong characteristic ang penal laws. Number one, the principle of generality. Ang second, the principle of territoriality. And third, the principle of prospectivity. Tatlo yan, ha? The principle of generality, the principle of territoriality, the principle of prospectivity. Isa-isahin natin yan. Mm. Anong ibig sabihin ng principle of generality? Ang ibig sabihin doon, all criminal laws are binding to all person residing or sojourning in the Philippines. So, ma-Pilipino ka man, ma-foreigner ka man, kahit foreigner ka, ang batas ng Pilipinas, lalo na pag criminal law, are applicable to all person, binding to all person, residing, sojourning within the Philippines. So, kahit ma-Pilipino ka, ma-foreigner ka, kung gumagawa ka ng crimen ng murder, kulong ka. Ma-Pilipino ka man, ma-foreigner ka man, kahit foreigner ka, kung gumagawa ka ng crimen within the Philippines, you are liable pursuant sa criminal law of the Philippines. Yun ang ibig sabihin ng principle of generality. Ang second principle, MJ, ito yung pinaka-common na pinag-usapan. Yung principle of territoriality. Ano yan, MJ? Yung principle of territoriality. Ibig sabihin doon, criminal laws of the Philippines are only applicable within the Philippine territory. Mm. Ibig sabihin, kung gumagawa ka ng krimen, Pilipino ka, or American citizen ka, gumagawa ka ng krimen doon sa ibang bansa, hindi ka pwedeng idemanda sa Pilipinas because the crime was not committed within the Philippines. Like for example, may asawa ka sa Pilipinas, pumunta ka sa Japan, nagpakasal ka doon. So, pwede mo ba idemanda yung asawa mo na bigami? Hindi. Bakit? The crime was not committed in the Philippines. It was committed in Japan. So, Philippine law has no jurisdiction. Kasi, very clear ang ating batas, principle of territoriality, the crime must be committed within the Philippines para ang criminal law ng Pilipinas is applicable within the Philippines. But may exception dyan, MJ. Kahit nasa ibang bansa, pwedeng idemanda sa Pilipinas. Unang prinsipyo, under the principle of mga treaties sa Pilipinas, under number one principle, kung gumagawa ka ng krimen in a ship, barko, na nakarehistro sa Philippines, kahit na yung barko na yan, nandun sa international sea, nang rape ka ng babae doon, pwede ka idemanda sa Pilipinas because yung barko is considered part of the territory of the Philippines kahit na sa ibang bansa yan kasi nakarehistro sa Pilipinas. Kung gumagawa ka ng krimen ng isang barko within yung barko na yan, then yung barko nakarehistro sa Pilipinas, covered ka ng Philippine law. Or yung airplane, ganun din. Nakasaksak ka ng katabi mo sa aeroplano, yung airplane na yan is registered sa Pilipinas. For example, Philippine Airlines, you are covered by Philippine law. Naku. Second, forgery. Pinoforce mo yung Philippine peso, yung currency, pinipake mo. Kahit ginagawa mo sa Hong Kong, pwede kang madibanda sa Pilipinas. Yung forgery of the Philippine currency or mga coin. Or third, yung mga public officers. Public officers, mga opisyal, na gumagawa ng krimen sa ibang bansa. But in the performance of their official duty, like for example, mga ambassadors, mga consul, they are covered under Philippine law sa Pilipinas. And lastly, yung mga crime against national security, like for example, mga treason, mga ganong kaso, you are governed by Philippine law kahit ginagawa mo yan sa ibang bansa. Mabigat yun kay Mark, treason. Treason. Pagta-traidor. And lastly, treason. Lastly pala, MJ, yung tinatawag na prospectivity. Ibig sabihin ng prospectivity, kailangan ang batas ng Pilipinas with respect sa criminal law, kailangan paharap, hindi pwedeng pabaliktad. Paurong. O paurong. Kailangan kung ang batas na-approve in 2023, applicable na 2023, 2024, 2025. Hindi yan pwede applicable in 2021 kasi pabaliktad yan. Except, of course, if the criminal law is favorable to the accused.